guys, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Nandito na naman po tayo. Ang gagawin po natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung anong gagawin natin kung nahihirapan mga nakakating mamapin. Doon tulad yan. O ayan, umiiri siya. Medyo nahihirapan siya kamanap. Medyo mahirap lumabas yung ano niya. Siguro dahil sa malalaki. Malaki yung anak, kahit nahihirapan, di po talaga may iwasan niya. Kapag malaki yung anak, nahihirapan lumabas yung anak niya sa kanyang puwerta. Ayan, nahihirapan yung anak. Ang gagawin natin guys, ang muna natin gagawin, kung meron tayong, kukuha tayo ng ano, o ayan, nanganak na siya. Kung meron tayong surgical gloves, kumuha tayo. Ayan, dito meron, may gagamitin kami surgical gloves. So, paggamit naman ng surgical gloves ito. Kung saan to, di ba hindi siya pantay? Ito siya, ayan o. Dito yung sa taas. Ayan o. Dito siya, ayan o. Hindi siya pantay, di ba? Ayan. 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 Susunod ko na guys. Susunod ko na yan. Kung wala naman kayong surgical gloves, pwede ninyong hugasan ang inyong mga kamay ng ayos para disinfect. Para disinfect yung mga kamay. Siguraduhin nyo na malinis. Gumamit po kayo ng detergent para malinis yung mga kamay para iwas infection doon sa loob ng puwerta ng mga pig. O ayan guys, kung wala kayong surgical gloves, kung meron naman, ito guys, gumamit kayo nito tapos ito, spray ninyo para parang lubricant siya. Lubricant siya, pampadulas siya guys. Para pagpasok natin itong surgical gloves sa loob ng porta ay hindi mahirap ipasok tsaka ano, hindi masaktan yung mga pig natin. Kung wala naman, so detergent okay na, lagyan nyo na lang ng detergent ang inyong mga kamay para madulas din. Pwede na siya, tsaka para hindi iwas infection dun sa loob ng porta ng inyong mga pig. Ayun guys, medyo tulungan na natin ang ato ano, mga pig na kung paano ano, para may labas nyo itong mga sa loob. Ayan. Ayan, ito. Tapos sa pagsunupot naman, kung saan siya nakakiling yung inyong mga pig, doon kayo, sa kanan siya nakakiling, doon nyo dudukoy, doon kanan ang gamitin nyo. Kung kaliwa naman, kaliwa rin ang gamitin nyo guys. Ayan guys, guys, oh, tingnan nyo. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ang laki niya, oh. Ayan, oh. Ganyan, guys. Ayan. Laki niya, di ba? Nahirapan siya kasi maliit pa yung ano niya, yung puwerta. Medyo maliit. First parity kasi ito, guys. Walang anakan. Kaya medyo nahirapan siya, mga anak. Maliit pa yung puwerta niya, yung sipit-sipitan. Kasi yung sipit-sipitan niya, mahirap. Kumakalang yung ano, yung ulo, tsaka yung minsan yung paa, kumakalang. Magbaligtad. Tsaka pagkatapos, kapag nilukot naman, hindi ka basta-basta nilukotin niya, kailangan dahan-dahan lang. Para hindi mapersa yung muscle, tsaka para hindi mabubugno sa loob. Tapos kailangan, hindi ka sunod-sunod maglulukot, kailangan may oras. At least mga 15 minutes or palampasin natin ng konti, mga hanggang 30 minutes ang ano natin, pagitan ng paglulukot para hindi mabugbog. Tsaka para hindi magkaroon ng internal bleeding dun sa loob. Pag magkakaroon, mabubugbog yung muscle dun sa loob guys. Ganun. Ayan. Yun, medyo nahirapan. Nakaisa na tayo. Maya ulit natin. Tapos ngayon, pag nakalukot na tayo ng isa, palipasin ulit natin ng 15 minutes. Palipasin ulit natin ng 15 minutes tapos turukan muna natin siya ng oxytocin para tulungan na natin ang ating mga pig na ano. Ang oxytocin kasi guys, ang purpose niya, ang gamit niya ay ano, para pagpahilak para mas mabilis humilak yung ano, para pagpahilak siya sa ano, sa inahin para mabilis lumabas yung ibang anak. Ayun na lang siguro muna guys, kung may natutunan kayo sa aking lesson ngayon, ay
Huwag ikakalimutan ang i-subscribe ang aking YouTube channel. Tapos, click the notification bell. Yun lang po ulit, guys. Maraming salamat po. Thank you po.